Alright, so hello guys, welcome to my vlog. And today, medyo special ang ating magiging content. Kasi nga medyo matagal-tagal tayo hindi nakapaggawa ng mga contents dito sa aking YouTube channel. Pero today, I'm going to visit one Filipina bag collector na nandito sa Dubai. Alamin natin gaano nga ba ang kanyang collections. Kasi hindi lang yata bag to eh, mukhang pati shoes. Ilang hundreds kaya. So panoorin nyo, sama ko kayo. Virgin, hindi. Virgin ka pa daw? Ilong. Okay, para lang masaya ako eh. Alright, let's it. Alright, so hello guys. Welcome to our special episode of Tatak Indio. At ngayon makakasama po natin isa sa mga finalist ng Modern Gabriela Silang dito po sa Dubai. Of course, under Kaya ko. Ayan, so malalaman po natin yung mas malalim pa na kwento ng buhay niya at kung sino na nga ba siya ngayon. At we can guarantee guys po that you will be inspired today at I hope na sana po eh kumbaga maisabuhay nyo din ano yung life lesson na isi-share niya sa atin. So i-welcome muna natin, we have here Miss La Arnie! Hello! Hi everyone! Ay, parang beauty queen lang. Okay, so as per our introduction, you have these massive collections of luxury bags. Grabe yung mga sapatos mo. Kumbaga when it comes to success para sa mga viewers natin, I can say na you are there already. Pero share mo muna sa mga viewers natin, who is La Arnie talaga? Bago ka napunta sa abroad at nagtrabaho, sino ka sa Pinas? Ano yung mga nagagawa mo lang doon, ginagawa mo lang doon? Okay, first and foremost, thank you for having me as a guest. At nawa may matutunan actually from sa pinanggalingan ko at kung saan ako ngayon. That's for sure. Yes, and of course, different ang definition natin ng success. True. Hindi lang mga material na bagay or something kasi yun lang yung parang perks. Yeah. Kung bunga siya ng parang efforts. Bunga, yes, yeah, bunga ng ating hard work or something. Yes, so isa akong Ilocana, as you can see, maitim. Ilocano ka gayam? Yes! Talaga, na yung Biskaya. Isa. Matamok lang Ilocano. Ay? Oon. Friends? Or friends and neighbors. Ay, bongga. Tapos natuto na. Yes. Ay, wow. Okay, change language. Bag doon, so may ito ay may Goyard. Philippine Goyard flag. Goyard. Okay. Kasi gusto ko kapag... Ay, natutuwa ako kasi LD. Yes. Magkano yung value niyan? Mga 7,000 to 8,000 dirhams. What? Yung ganyang bag? So yes, this is a Philippine brand? Hindi, Goyard actually. Ah, Goyard. Tapos pinadesignan mo ng Philippine flag. Kasi nga gusto ko kapag nagta-travel ako, I'm proud to be a Filipina. So gusto ko pag nag-travel ako, alam mo yung kitang Filipina. Alam mo yun, yung... Kaya, talaga, ano nakakatawa? Tapos ganitong klaseng bag, ganun na ang halaga? Ang gaan-gaan, naanuhan nga ng water, oh. Ang gaan-gaan, as in, tingnan mo, hawakan mo siya. Oo nga. As in, very comfy kasi siya. Okay. Na, so yun nga, talaga, yun yung Goyard. Gustong-gusto ko yung ano, kasi pag Pilipinas, alam mo yun, yung, alam mo, nandun pa rin yung makabayan ko talaga na feel. Mm-hmm. Kaya naman, gustong-gusto ko kahit na ano, dun talaga ako sa Pilipinas. Ay, hindi pala. Daan naman natin ano pala to? Guys, ito ha. Kasi ito mga sneakers. Oo. Ito. Storage area. Yung naka-display na yan, hindi pa yan. Kasi madami pa dito na hindi ko alam kung nabubuksan na ba yung iba dyan. Grabe, sus lahat yung nasa isang bodega na to. At the bottom, oo. Sus pa nga rin to. Oo. Alam mo po, sa iba, pwede na itong paupahan. Tapos sa'yo, lagayan lang ng sapatos, no?
Oo, yun nga yung sabi nila kasi may toilet pa. May toilet pa kasi doon, kaya sabi nila pwedeng partition. So yung toilet nga yun, so as in mga bagahe lang dito talaga ng mga kasusan nun doon. So pag nawala na tong mga tatlong bagahe na to papinas, then magkakaroon na ng space. Aayusin ko na siya kasi ito, itatapon ko na to. Papalitan ko siya ng ganito. Ah, oo, para mas maganda na siya. Para naka-display lang siya. Okay, Miss Larny, ayan. So sinasabi mo nga, of all pieces na meron ka, of course lahat is... gusto mo, but then what makes this special para sa'yo? Ayan, so open natin. Pwede ba natin i-open yan? Sure. Or baka magbagsakan lahat? Hindi naman. Oh, sige. Uh-oh. Okay, so ito po yung personality ni Miss Laarni kasi. So, like this one. So, ano yan? Dragon? Parang ano nga ba? Or dragon or yata. Snake. Ito kasi Gucci to eh. Oo, yung head na. Kasi known ang Gucci sa ano eh. Kalimutan ko na kung ano yung ano nila. Pero ito kasi, crocodile to. Mm-mm, okay. Crocodile to. So, ano to, collaboration ni Gucci and Tom Ford. So, collaboration ng two both ano fashion icons. Mm-hmm. Kaya, very special to sa akin. And hindi na to nakikita, mostly. Ah, so mga limited piece. To. Kasi may mga bato siya dito. Oo. Mm-hmm. Ayun. Yun. Okay, so ito may mga ganito kang klaseng bags and all. So iba-iba yung image, ano niya, no? Parang hindi siya yung common bags na makikita mo na ginagamit ng lahat. Oo, hindi kasi ako maklasik. Gusto ko lagi is yung ako yung pop-up, yung parang ano tawag nito, yung unique, yung kakaiba lagi ang gusto ko. Mm-hmm. Ayan, katulad nito, oh, iba yung shape. Oo, so, ito nakita ko to, ito ang ginamit natin to sa poster. Yes, yeah, so mostly, syempre, sino bang mag-aano nito, di ba? Sino yung mag-gagamit? Pero anong laman yan? Pag bubuksan mo... I mean, so yan lang pala may ilalagay mo sa yes, loob? Yes, yes. Pero ito, phyton na naman siya. By na banda, so, totoong ahas yan? Yes. Oh my. Exotic. Oo. So, guys, so meron na siyang bag, meron pa siyang salamin kapag kailangan niyang manalamin. Ah, yes. Hindi ko na kailangan magdala ng ano ng salamin. dito na ako magmi-mirror. Yun. Okay. Pero, for sure, yung mga cost niyan, ewan. Oh, wag na pag-usapan ng preso. Wag na pag-anuhan ng okay, so dito may mga yun nga, ang dami mong mga kakaibang bag na ginagamit talaga. Yes, ito. And ito ahas din to. Ahas din. Maahas. Kaya sorry, lagi yata akong inaahas. Natakot kasi ako sa ahas. Lagi yata akong inaahas, hindi naman. Oo, so yun, may mga ano siya, Swarovski naman yun to. Ah, okay, kaya siya mahal. So Shepard. So parang meron ka ng brace. So ito i-bracelet mo. Yes, ano siya ginagamit, Miss Larny? Yes, ginagamit siya, diba? Ah, so ganun talaga siya, bracelet and bag together. Yes. Ay, convenient yun ha, at least 2-in-1. Yes. Right? Wala ng accessory pa, ito na yung accessory mo, oo. Okay. Tapos ito may pa-feathers. Pa-feathers din. Ito din is parang, ewan ko anong klaseng ano to, feather. Kakatakot sa animal din to. Okay, pero syempre lahat ng bag na meron ka, no? So everybody are talking about, alam mo naman pag Pilipino, ang sinasabi nilang bag agad is Louis Vuitton. Yes. Can you remember if how many Louis Vuitton bags you have? I think I have around 45 pieces Louis Vuitton. 45? So iba-iba yung itsura. Although napataanan natin ng clips kanina. Pero eto, pag-usapan natin si ate. Pag-usapan natin to, Miss Larny. Ito guys, ayan, ito may meron na siyang isi-share. Si Larny kasi, she has so many story to share sa atin. So this is her bag and eto, so it's a big brand pero you have this painting na. So, okay, tell us about that. Okay, ito kasi, actually ito, hindi ko afford. Hindi, I mean, I can afford probably, pero it's not practical for me to buy brand new. So, nabili ko lang to in pre-love. Okay, good. Which is only 20% of the brand new original price. Original. The original price. Kaso nga lang, ang flows niya is meron siyang mga yellow sa 4-story. Mm-hmm. Siguro nung pagka-store nung may-ari. Uh-huh. Na ganun, so sabi ko, inisip ko, paano ko kaya machi-change in this bag into something na... parang tawag nito yung hindi maipapakita na dumi. Oo. So ngayon naisip ko, na-meet ko nun si Elton. So Di sabi Panta. Ko, oo. So yes, and I love supporting ito. I love supporting talaga yung mga local artists natin na magagaling na hindi ko minsan kasi hindi pa alam ng ating mga kababayan. So with my platform na sa Instagram and medyo okay naman ang following ko. So sababi ko gusto kong i-share sa mga kababayan natin. That's nice. At least you're supporting other Filipino artists. Yes. Yeah. So, yung pinagawa ko siya. So, something touch ng yellow doon. So, hindi na siya mukhang madumi.
Nice tips, diba? Para sa lahat. So, yan. Mm-hmm. And ang galing, ang ganda. So, binigay ko yung concept and then yun nga, nilagay niya yung gusto ko. Uh-oh. And that is my YouTube channel. Oo, YouTube channel. The Arnie's B and Style. Yes. And of course, ito yon. So, to everyone guys na gusto nyo pong i-follow yung mga stories and content ni La Arnie, ito yung kanyang channel. And of course, hindi pa tapos ang Elton Lipanta story. So, ito. Another... Okay. Chanel. So, mm-hmm. By Coco Chanel, a girl should be two things, classy and fabulous. Sabi ganun, no? So, that's yung ano mo. Ito yung mga mantra lines. Yes. Mo. That's good. Okay, now ito na. So, pwede mo i-share with all things na meron ka. Sabi ko nga, di ba? With all the bags na meron ka. Ito. Can you show me your three favorites na bag na yung lagi mo siyang ginagamit? Laging ginagamit? Uh-oh. Good point. Okay, let's do it. Let's do it in sa kwarto natin, sa kwarto. Ito nga, sige, hatin natin. Actually, ito yung bago kong, so nice. Baby. Gustong-gusto ko siya. Bargain din to. Okay. Okay. Actually, si Mariel Padilla, meron siyang 16 pieces ng alma. Oh. Yung ganitong design, tingnan mo, pansin mo. Oo, sikat nga yung ganyan talaga. Yung ganyan design, doon sa loob pa. Ako, I think, maybe around ilang piraso, bilangin natin. So, yan yung mga sa loob, partly, 1, 2. So, pasok. May pa-room tour tayo, friend. Pa-room tour, oo. Okay. So, yan, tingnan mo, pare-pareho. Alma din to, alma. Oo. So, yan. Meron din pa akong isang alma dito, eh. Yan. Ito din, alma. Mm-hmm. So, yan yung aking kinababaliwan na collection right now. Though, hindi siya katulad ni Mariel, pero yan. Saka ito, di ba nag-hit din yung ganitong brand? Yung ganyang klaseng bags. Ang daming artistang may ganyang bags, eh. Yes, that is Crocodile, actually. Oo. Yung nandun is si... Nancy Gonzalez is known sa, sa exotic na mga leathers. So, either crocodile, snake, or basta iba-ibang siya, mga exotic and... Normally, exotic are expensive. Pero, ito, nabili ko lang yan ng mga bargains. Okay, pero ito na. So, yan. Show me your three favorites. Na yung madalas mong ginagamit. Ah, madalas na ginagamit? Oh my God. Kasi ang hirap, di ba? Ang hirap kasi nga, ang ginagawa ko kasi talaga, hindi ko inuulit ang bag ko in a month. Mm-hmm. Yun yung parang policy ko sa sarili ko. Parang hindi rin ma-overuse yung isang bag. Kaya at least na-iikot mo siya. Yes, oo. Kaya, pero paborito ko talaga is ito. Kasi si Kelly, ito si Chanel, mm-hmm. Kelly Style, vintage na to. Mm. Since hindi ko pa afford ang Kelly na Hermes, mm-hmm. kasi ang mahal-mahal noon, depende pa sa leather, 80,000, 90,000 dirhams, bahay na yon, house and lot. So, para bang carry-carry ko ang house and lot ko, di ba? Pero ito, nabili ko lang din naman ng medyo mababang presyo. Saka black kasi siya, so parang it can go everywhere. Yes, para sa akin ngayon. And when it comes to dumi-dumi, medyo okay siya, yes, right? Yes, and caviar pa siya, so... Sa mga bags kasi, mostly, caviar are very durable. Mm, okay. Grainy siya, uh-oh. Compared sa yung sa mga calf. Oo, ito yung lamb. Ito ang lamb. Uh-huh. So, magkaiba sila. Ito yung talagang durable to. Uh-huh. Ito, pag ginanyan mo, gasgas na yan. Ito, hindi. Okay, so that's one. Okay, next. Next is itong aking never full actually na to. Oh, okay. Ito. Kasi, meron siyang pinky design. Kasi ito kung marami kong karga. Oo. Kasi nga naman, bayong siya, di ba? Guys, imagine mo, ito po yung bayong ng mga social. Kasi malaki siya. Malaki. So, mahilig ka talaga sa medyo malaki-laking bag, yes. Lalo na kung may lakad. Yes, malaki. Kasi marami akong abubot kung minsan nilalagay dyan. At saka, ewan ko ba, parang mas ako sa kasi ang wallet ko normally malalaki ganyan. Uh-oh. Kaya kung maliit na bag katulad nung yun, hindi ka ito. Ito kasi sobrang ganda niya, meron siyang yan yung Dior. Uh-oh. Na tinatawag, vintage din actually yan. Okay, wag na natin hawakan, mahirap na. Okay, so now we go with our last na favorite po ni Miss La Arnie sa kanyang bags, na yung daily niya guys na pwedeng gamitin, ha, kasi of course for sure yan lahat pwede niyang gamitin talaga. Yung sa akin, nasan ba yung isa? Nandito lang din ba? Okay. Ito. Ah, okay. So, ito LV? Kasi, si LV to, si Mini Pochette. Ay, mm-hmm. Hindi. Pochette Metis. Tapos ito, may strap kasi siya. Ah, okay. So, ito yung gustong-gusto ko. Very, very spacious kasi na crossbody.
Pag ano. At saka, meron ako siya, may mga collection kasi ako ng strap, kaya nag-change lang ako ng strap. Akala ko belt ito. So, these are ayan, straps ayan, pala. Ito ang belt, pero ito mga strap to. So, ito yung okay. Yung ginagamit ko lang siya. Nagagamit ko sa iba-ibang mga bags. Kaya, oh, that's nice. Kaya, maganda. So, magkakaroon siya ng bagong look ngayon. Yes. Kaya, ginagamit ko tong body niya, pero yung strap, iba na. So, parang feeling mo, ibang bag. Okay. So, ito yung hardest question na sa vlog natin. Siyempre, you love all of your bags. Di ba, mapa small man yan or mapa big man yan. And, or yung katulad nung nasa labas kanina. If there's one bag that you are willing to give, for example, na kaya mong i-let go, ano yung bag na yun? Ngayon? Kaya mo ba mag-let go ng bag collection mo? Good question, actually. Kasi nung nag-count ako ng bags ko, it's around 300, 400 pieces. What? Including yung mga maliliit. Wait lang, shoes mo ilan? Hindi mo na magbilang? 300, 400 pairs, maybe? Including sneakers. Okay. Including tapos sneakers. 300 plus yung bags. Yung sa bags. Okay. Okay, ito na, sige. So, ano yung kaya mong i-let go? Actually, nag-start na ako mag-let go. Kasi, talaga? Kasi, nag-start na ako mag-let go like a month ago. Actually, pinakonsign ko siya. Kasi nga, parang sometimes parang sobra na ako minsan kasi nakaka-stress na rin kung minsan kasi nga hindi mo na alam kung saan at saka parang pag tumatanda ka na parang nag-iiba na rin talaga. Oh, nagkakaroon ko ng contentment. Yes, so sabi ko hindi ko na to kailangan, hindi ko na to. Parang kung minsan nabili ko lang dahil mura pero hindi ko naman pala kailangan. So it's not a bargain kapag ano, pag alam mo yun yung hindi mo naman gagamitin or something. So it doesn't mean na mura is a bargain. Oo. So, ang pwede kong sigurong i-let go is... Loko, ito na. Sige na. Ladies and gentlemen, sila oh Arnie God. Po ay nagli-let go na po siya sa buhay niya. Ah, ito. Toto. Kasi ito, actually ito. Actually ito, hindi ito... I mean, not... Known pa rin naman siya na brand, pero hindi siya well-known. Kinuha ko lang to dahil bargain. Okay. Kasi dati siyang parang almost 3,000 dirhams. Nabili ko lang siya ng mga 600 dirhams. Ah. So, parang ganon. Tapos, pink kasi siya. My favorite. Mm-hmm. Kaya, yon. Mahilig ka sa mga loud colors, no? Yes. Bold. Uh-oh. Parang personality ko rin na super, very, alam mo yun, tingnan mo, ang ingay ko. Dal-dal. Na, ano, so, yon. Tapos gusto ko kasi kakaiba lagi. Mm-hmm. Stand out. Nag-stand out ka sa iba. Hindi ikaw yung, hindi lang yung laging classic lang. Kundi, okay. Ay, sino yun? Yung mapapa-second turn ka. Pero gano'n nakatagal sa'yo yung bag na yan? I think 6 years. Pero twice ko so lang talaga matagal ka. Talagang kinag-keep ka talaga ng bags, no? Pero twice ko lang nagamit. Oh, okay. So, I think yung cost per wear is hindi ano, so sabi ko ngayon ang ano ko ang target ko ngayon is kung hindi ko na siya ginagamit at talagang wala na akong balak na gamitin, then I'll let it go kahit pa siguro magka-loss na ako para at least just to save space na rin and then at least may isama ko sa money pot ko na maibili sa talagang gustong-gusto ko at magagamit. So, okay. Yun. Okay, now that we are done with your bag collection, eto na, pahirapan kita. So punta tayo sa shoes mo ngayon kasi you have 100 or 400 plus. Saan dito yung favorite mo, Miss La Arnie? Ayan. So, okay. Ito na. Magkakaalaman na tayo. Ay, tignan mo kung meron dito. Ay, wala dito. Nandun kabinet. Grabe, isang cabinet. Yun, guys, isang cabinet pa lang yun, pero hindi pa niya favorite yun, ha? Alam, Valentino's, actually. So, kaya pag nakita niyo yung... Ah, so, Valentino's, mga ganito. May mga studs. May studs. So, ito yung... actually... collection gusto kasi tingnan mo yung mga so, colors. So Valentino nito kasi may studs din. Oh yes, ito. Limited so ito may studs to. Din to. Okay. Katulad nito, tingnan mo, yung original price niya 4,500. Okay. Pero nabili ko lang to ng 1,200 yata or something. Pero hindi pa rin siya bargain pero kasi dahil limited siya ay maano kasi siya. Kaya ano, pero yung mga iba talagang as in bargain talaga to. So yun, ito yung mga paborito ko ngayon So talagang hindi talaga pwedeng isa lang, no? Kailangan talaga group. Yes, pero ito talaga yung special sa akin. Oo, kasi tingnan mo naman yung kinang niya. Oo, yung ano to. Kasi ito is ano talaga to. Yung studs niya is meron siyang Swarovski. Mm-hmm. Okay. Yan. May Swarovski talaga siya. Na ano. Kaya siya special. Super favorite sa'yo. Super favorite. So when was the last time na nasuot mo yan? Sa UK. Christmas party.
Dinala ko siya sa ano sa UK. And nung nandun ako, nagsasayaw talaga, nilapitan pa talaga ako. Oh my God, I love your shoes. Sabi niya ganun, as in talagang inano niya, kasi nga paggabi kasi lalo na to, kumikina. Oo. So okay. Wait lang, kasi looking at this, sinasabi mo nga na yung design niya is may Swarovski stone siya. Pwede mo i-share yung price nito? Nandun pa yung box, 11,500 actually. 11,500 dirhams. Nabili ko siya nung 1,500. Thanks to Ibs actually. Kasi kapag sinusuot ko to, nakikita ni Ibs, sabi niya ganun, ate, buhay pa siya. Yes, thank you for making my, and being part of my, ano, nabili ko yung dream shoes ko dahil sa kanya. So yan. Tapos yun ito, one of, may tip. One of the most comfortable shoes. Mm-hmm. Na kung gusto niyo ng ano ng tawag nito ng shoes na talagang kahit pa whole night yung gagamitin na hindi, ay, na hindi masakit sa paa. Ito YSL Tribute. Pero yung maliit lang siya ha. Uh-huh. Kasi meron ako yung mataas, medyo masakit. Ano yan? 5 na ba yan? Anong tawag, anong height na ng heels niya? Ewan ko tong ilang centimeters to na ano, nakalimutan ko na. Kasi malambot siya, hindi siya masakit sa paa. Oh, tsaka ano kasi siya platform din siya kahit papaano. Pero as in talagang yung kasi may mga arko yung paa natin, di ba? Hmm. So yung parang kulma ng pagka-arko nila is hindi parang masyadong, hindi masyadong maganda. Hindi yung so, nakatingkayad ka talaga na sobra. Hindi katulad nitong Valentino na talaga namang no pain no gain talaga. As in talagang maganda pero masakit sa paa except sa kitten heels. Pag kitten heels, yung ganito ang kitten heels, yung maliit lang yung ano, yung heels. Yun, kitten heels. Pero ito kasi ito ha, this is out of your personality, yung shoes na to. So ano naman, bakit mo naman naisipan bumili ng mga ganyang pang gangster na sapatos? Actually, kasi nga inisip ko talagang pang display. Since I love shoes, I love bags. So kung hindi ko man siya gamitin, so parang piece of art. Oo, sa bagay. Di ba parang yung sa bags din na may painting. Kasi so, ito, ang hilig mo sa ano, no? Yung mga, grabe, ang taas na ito, Miss La Arnie. In preparation for my daughter. Ay, beauty queen, joke. Oo, ang taas pero yan, maganda no? Rin to. Kasi di ba pag sa mga ano, sa mga so, beauty queen. So anong sayo, gano'n nakataas yan? Matakin mo yun, isang ganon ko na siya, oh. Oo, as in, mataas na ganon. Yun, tapos ito, shoes din to, ah. Hala? Ay talaga, akala ko cabinet lang to. Ito, pantanggal to ng amoy. Kaya okay. Ay, may ahas doon na shoes. Mm-mm. So, okay. So, ang dami pala. Akala ko cabinet lang. With all the collection na meron ka na, nasasatisfy mo sarili mo with the luxury life na pinangarap mo at pinaghirapan mo. Tell us naman as La Arnie ngayon na parang, ano yung feeling na parang, eto na everyday, you can dress whatever you want, you can get the bag that you like, and wear the shoes that you love. Kwenta mo doon, gaano kasarap yung ganong feeling? Good and bad, actually. Okay. Sometimes, kasi ano... Mahirap ba? Kasi di ba like sa mga pressure. Normal na tao lang, pag aalis, kunyari gigimik or lalabas ng kailangan pumustura, siyempre dahil isa o dalawang bag lang naman, madali mag-desisyon, di ba? Na, yes. Taga, black ba or red ang gagamitin ko? Pero ikaw kasi, lahat ng kulay available, lahat ng sizes available, lahat ng brands available, paano ka nag-desisyon? Share mo naman sa akin yung problema mo sa side na yan. Actually, nung una, stressful. Okay. Pero ang ginawa ko, napansin mo yung sa kwarto ko na meron akong hangeran doon. So, during weekends, ang ginagawa ko niyan, meron akong 5 outfits, Sunday till Thursday. Naka-ready so, na? So, ire-ready ko na siya. Okay. So, para masave yung time. Kasi ang hirap nung one time, na-stress ano talaga. It takes 20-30 minutes para lang i-pair mo yung ganito, i-pair mo ano ba naman yan. Tapos, okay, nice. So, tapos yung bags ko pa noon, hindi naka-display. So yung bags ko nakalagay sa dust bag. So sabi ko, binubuklat ko pa noon. Nagbubukas pa ako. So nakaano. So nahirapan ako. So ang ginawa ko, why not? Alam mo, may glass na lang, or open. Open na lang. And at the same time, kasi pag gising mo sa umaga, alam mo yun, yung parang nafe-feel mo yung laging, okay, I'm blessed. Alam mo yun, yung looking back to where I am before and now. Parang... hindi man yun. Pagiging materialistic, pero alam mo yun, yung nandun yung fruits of your hard work. Mm-hmm. And kasi iba yung confidence, iba yung naibibigay niya eh. Ewan ko lang sa mga, kasi may kanya-kanya tayong mga passion, may kanya-kanya tayong mga ano, yung iba mahilig sa gadgets. Ako, mahilig ako sa bag. So, iba yung naibibigay niya sa aking kaligayahan. Na saka pag suot mo siya, alam mo, you are properly representing yourself. Parang alam mo yun, kasi yung confidence kasi has different levels eh. But then if you are confident and comfortable na you are wearing, 'di ba, yung gusto mong damit talaga para sa iyo,
of course, alam mo yun, yung level of confidence mo facing everyone is different, di ba? Kasi yung tipong, teka lang, baka mamaya ma-miss ano ko doon, di ba? So, ayun na. So, yung daily life mo is, ang ginagawa mo pala is you are organized because you're preparing na what you need for a couple of days. Yes. Kaya hindi yung tipong everyday iisipin mo pa kung saan ka dadampot and all. Oo, hindi na. Kaya bumili na ako nung panghangeran na ganun. Kasi nga, at least nandoon na yung, alam ko na kung ano yung susuot ko, naka-planned na. And then, madali na lang kasi, yung since yung bags ko is naka-ano na, naka-lagay na. Color coding na, or by na, brand. So, kunin ko na lang yung bag, tapos nandoon yung mirror, gaganon-ganon, ay, hindi bagay, balik. So, just to save time. Yung outlook ko sa buhay, parang ibang-iba na ngayon eh. Parang ngayon nga din, naging more calm din ako ngayon. Okay. Kasi dragon lady nga ako, parang nag-iiba na with the pandemic as well. So, parang na-realize mo, ang daming realization during pandemic. True. Kasi, hindi man alam ng lahat, very jolly ako, very happy ako, pero hindi nyo alam ang pinagdadaan ko. I've been through to that. May kanya-kanya tayong stress sa buhay. Mm. Yan, iba't ibang level. Yan, kaya, well, tanggap naman natin na yung pandemic na to neutralizes everybody. Na, at the end of the day, it's not about the money, it's not about the material thing na meron ka, but it's, you know, the importance of, teka lang, di ba parang magtatapos na ba ang mundo? Sinong kasama ko? So yun guys, maraming salamat siya Rilla Arnie for opening your life more sa kaya ko. Kasi before, more on sit-down interview lang tayo. But then, ito pinakita natin sa audience natin that yes, kaya mo pong matupad ang pangarap mo if you have that determination, if you have that inspiration, which is your family, and you have that goal eh. Kasi parang the discipline na sinare sa atin ni Rilla Arnie is something na dapat na ginagawa natin mga Pilipino na enough of siguro yung tipong masyadong pabebe, yung tipong huwag nating kaawaan lagi yung sarili natin. Yes. Kasi at the end of the day, walang mangyayari. But then siguro you have to always motivate yourself, enhance your skills, be ready for the battle. Kasi alam mo, kapag alam mo equipped ka with all the things na kakailanganin mananalo mo. Mananalo ka sa gera. Yes, alam mong mananalo ka sa gera. Kasi mahirap, kaya bakit takot mag-race ang Pinoy? Because they are not ready, because they are not equipped with everything that they need into that battle. Kaya ang nangyayari, simula pala ng laban, aatras ka na. So, that's our gladiator ba? Spartan lady ng kaya ko. So, Ala Arnie, thank you so much sa'yo. Thank you so much, sir, for having me again. Grabe, maraming salamat po talaga. And of course, guys, thank you so much for everyone na nanonood sa atin. Please do visit our website. Yan, www.kayako.ph. And you will be updated of all the new watches na ilalabas namin andyan. Plus, some inspiring stories sa vlog corner namin. So, okay guys, so ito na. Napagod na po ako. Ayan, at napagod na rin si Miss La Arnie kakashare nung, ng kanyang collection dito. But then, ito, just to end our vlog. Ayan, so, tawag nito, yung feeling mo that you are actually collecting now yung mga bagay na gusto mong i-collect. Kumbaga yung na-deprive ka nung kabataan mo and yet you have it now. So ano yung feeling ng ganon? Masaya. Kasi yung, alam mo yun, yung iba yung feeling, I mean, quote me na, I mean, kasi parang sa tingin pag pumasok ka, parang materialistic ako kasi tingnan mo. Na ano, yung may mga bags and shoes, pero iba kasi yung, ano, yung pakiramdam nang pag sinuot mo na siya, pag ginano, parang hello, parang noon wala ako, ngayon nabibili ko na lahat-lahat at alam mo yon. Pero do you think is it a good investment? I mean kasi 'di ba lahat ng tao may kanya-kanyang hobby and iba-ibang collection. So some are collecting toys, some are collecting old paintings and all. Pero yes, as a collector ng bags and shoes, do you think is it a good investment para sa'yo? Some brands, Louis Vuitton, Chanel, and Hermes, they are good. Yes. Those are the three brands na hindi bumababa ang value, always na tumataas. So, if you want to invest on bags, then that's the brand, three brands. Now, Lady Dior actually is now part of yung sa grupo ng Chanel, Hermes, and ano. Kasi noon, hindi pa siya hype na hype. Ngayon talagang as in, ang liit lang na ganun, 20,000-30,000. Tapos ang resale value niya talaga is mataas pa rin. Oh, that's so good. yun yung mostly actually na pag bumili ka ng bag, kailangan mataas ang resale value niya para kung halimbawa man na ayaw mo na at gusto mo nang i-benta, then at least nakukuha mo pa rin yung pera
Plus, yung ano pa, yung... Makakabili ko ulit ng bago kung ano yung bago na naman. Yes. Ayan. At ano pa, hindi lang siya dun sa pinagbili mo, kundi meron pang ano, yung ano tawag nun, parang may mark, oh, may something. May value siya. Oh, may value na siya. Okay, so yun guys, para naman po sa mga viewers natin dyan, of course, Sila Arnie also has social media, she handles YouTube, Instagram and all. Ayan, i-share mo na sa mga viewers natin for them to follow you and subscribe. And syempre, para masundan nila yung mga activities na ginagawa mo sa Dubai, since you are promoting also Filipino brands, at least alam nila kung sino yung sinusuportahan mo. Okay. Yes, please do follow me sa Instagram. Very active ako sa Instagram. It's laarnie_b. I do love support small businesses. Yun yung parang main focus ko ngayon. Yung mga lalo ng mga kababayan natin na kung gusto mag-promote, wala pong bayad. Yun, bumibili pa nga ako, sinusuportahan ko sila. And then I share it through my stories, and also tinatag ko siya kapag suot ko na yung item. And also Laarnie Bean Style sa aking YouTube channel, where I share my collections. I share DIYs, actually, how to style, and bargain shopping, where to buy. And so abangan nyo guys, they have bug protections. Ayan, if you wanted to protect more about your luxury bugs, abangan mo yan kay Laarnie later on. Yeah, so we're planning on doing some business as well. So turn your passion into business. So true. Yun. So hopefully mag-manifest. And yes, thank you so much. Okay, so thank you so much guys for watching Buhay sa Dubai. And at nabayanan nyo po, sino na naman kaya ang next na i-feature natin na my collection dito sa Dubai? Para kapulutan nyo ng inspirasyon, ayan, bilang isang OFW. Thank you so much, Miss Laarnie. Thank you as well. Thank you so much. Bye!